beat the heat dahil meron po tayong mga solusyon dyan sa pamagitan po ng mga halaman, ano. Kaya po nitong palamigin yung ating bahay, o kung hindi man palamigin, mabawasan yung sobrang init, ano. Sabi ko nga po sa inyo, napakaganda nito dahil po dun sa kanyang malapad na dahon, mas malapad din po, no. Minsan, meron sa kanilang mamasama sa ano, na lumalabas sa kanilang mga dahon, kaya tinaguri ang natural humidifier. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, nararanasan nyo ba yung matinding init ngayon, ano? Yung alinsangan, yan yung problema natin na kinaharap ngayong summer, El Nino, at yung ganitong panahon, ano, na parang tayo ay iniihaw na o nakalagay sa loob ng oven kapag nasa loob ng bahay, ano. Grabe po, ano, yung pawis nyo ba ay tumatagaktak, at yung pakiramdam nyo ba ay hindi mapakali, no. Nako, hirap po nyan, ano, lalo na kung walang air condition, no. Kung halimbawa yung iba sa atin kasi yan yung ginagawa, nagkukulong sa kwarto at nag-aircon, ano. Paano naman kaya yung iba nating mga kababayan na walang air condition, ano, at nagtitiis na lang, tinitiis na lang yung sobrang init, ano. And even sa gabi, sobrang init pa rin po, ano. Huwag po kayo mag-alala dahil beat the heat, dahil meron po tayong mga solusyon dyan sa pamagitan po ng mga halaman, ano. Kaya po nitong palamigin yung ating bahay, o kung hindi man palamigin, mabawasan yung sobrang init, ano. Dahil according sa pag-aaral po, nababawasan ng 10 to 30 degrees yung init, no, kapag naglalagay po tayo at nagdi-display ng mga houseplants, ano. Pero ano-ano nga ba tong mga halaman na kayang labanan yung sobrang init at palamigin yung paligid, ano? Malalaman nyo po yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo, mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back, mga ka-MDP. At ngayon nga po, pag-usapan natin, ano, may mga halaman po na maaari nating makatulong, ano, sa ganitong sitwasyon na sobrang init, ano. Kaya nga bang palamigin ng mga houseplants ang sobrang init sa ating bahay? And how does it works? Yan po, explain natin, ano. Before, pansinin nyo, ano, kapag halimbawa, yung lugar nyo, wala man lang kapuno-puno, walang halaman, sobrang init po, ano. Pero yung ganitong napapaligiran kayo ng mga plants, medyo lumalamig, ano. At dahil po yan sa tinatawag na transpirations, no, sa mga halaman. Ano nga ba yan, ano? Para madaling nating maintindihan, ito po yung kapag halimbawa ang halaman po ay nag-absorb ng carbon dioxide, and di ba po, nagre-release siya ng oxygen. Kasabay po niyan, yung nire-release niya pong oxygen ay mayroong mga moist, no? At yan po yung nagpapalamig sa ating paligid. Pansinin niyo po, kapag yung halaman niyo, diniligan niyo, no? May mga halaman kayong napapansin na mayroong mga parang lumalabas na tubig, ano. Or for example, kahit matagal na po sa inyong bahay, mapapansin nyo po na meron parang mga tumutulo sa kanilang mga moist, ano, sa mga dahon, ano. Yan po yung transpirations, ano. Sa pamagitan po ng paglalabas niya ng moist, talagang mag-aginhawaan tayo at malalamigan. So, meron po ako ditong 10 halaman sa ating listahan. Marahil po yung iba sa inyo alam na to, no. Pero dun sa mga baguhan pa lang po at nakakaramdam ng sobrang init at gusto nyo pong subukan na gawin ito, papakita ko po sa inyo, no, yung 10 halaman natin na maaaring makatulong sa inyong palamigin ng ating paligid. Tara, samahan nyo ko, ikot tayo sa ating garden, papakita ko sa inyo ang mga itsura nila. Una po sa ating listahan ay ang mga aloe vera, no. Ang mga aloe vera po, nire-regulate niya po yung temperature, no, yung cooling air, no. At ito po, isa sa mga healing plants, ano, kasi alam naman natin na maraming gamit ang aloe vera. Minsan po, ginagamit din yan sa mga sakit, no, sa balat, pati po sa pagpapalago ng buhok, and even po do sa mga iba't ibang klaseng sakit, ano, pwedeng-pwede po yan. Pero alam nyo ba na ito rin aloe vera
ay ginagamit po no sa mga burn, sunburn, yan, sa mga paso. And dahil nga po dun sa cooling agent nitong ating halamang aloe vera, eh mas napapalamig po ano, at nagiging gamot po yan ano. Yun din po yung epekto niyan sa ating paligid ano, kapag halimbawang nakatanim po siya sa ating tahanan, ay nakakadagdag po siya ng malamig na kapaligiran, nakakadagdag po siya ng lamig sa ating kapaligiran. Kaya naman po yan yung una nating halaman. Kung gusto nyo pong mapalamig yung inyong paligid, mag-alaga po kayo nitong aloe vera. Sa pangalawa po nating halaman ay ang mga rubber plants o rubber tree, no. Ito po ay mayroong mga broaded leaves, ano, na talaga namang mabibilog pag nakita nyo yan, ano. At parang plastic, kasi siguro tinawag tong rubber tree, no. At parang synthetic lang siya. Pero sabi ko nga po sa inyo, napakaganda nito dahil po dun sa kanyang malapad na dahon, eh mas malapad din po no yung pagbibigay ng moisture ano. At ito nga po yung rubber tree, napaka kilala natin ano sa pagiging magandang house plants ano. At nire-release niya po sa ating atmosphere yung mas malamig na hangin ano. So kung halimbawang gustong-gusto niyo pong mapalamig yung inyong paligid, yan po yung itsura ng rubber plants ano. Pwede po kayo mag-alaga niyan. Sa pangatlo nating halaman, yung ating mga photos, pansinin niyo yung mga photos natin, minsan meron sa kanilang mamasama sa ano, na lumalabas sa kanilang mga dahon kapag halimbawa pong nadidiligan natin sila no. At yan po, makikita niyo yan na yan po yung nagdadagdag ng lamig sa ating paligid ano. Nire-regulate niya po yung temperature. Actually, marami pong varieties ng photos ano. May mga neon photos, mayroong marble queen, may mga manchula, iba't iba po yan no, na pwede niyong pagpilian. At ganun din po yung mga iba't ibang varieties, kaya niya pong magpalamig ng ating kapaligiran ano. Kaya yung iba po nito minsan ginagamit as water plants ano. Kapag halimbawa pong nasa loob ng bahay, eh yan, binababad lang sa tubig at inugatan na po ito kagad ano, madaling padamihin. Sa gayon po, kapag halimbawa siya ay naka-display as water plants, yung water po na na-absorb niya sa ating mga base, eh yan po, naita-transfer niya rin po sa hangin, kaya lumalamig. Sa pang-apat nating halaman, ito po mga snake plants ano. Ang mga snake plants po ay sinasabing effective house plants ano, para sa pagpapalamig ng kapaligiran. Dahil po nagta-transpire siya at nagre-release ng cool evaporated moisture sa ating mga hangin ano. At kahit po sa gabi ito no, napaka-effective po na pampalamig ano. Dahil nga po mas malakas yung pagbuka niya ng oxygen na may kasamang malalamig na moist no, ay talaga pong napapalamig ng ating kapaligiran. Kaya po yung iba ginagamit po rin ito sa kwarto nila kapag malapit po sa kama, eh yan, nabibigyan po sila ng extra pakiramdam na yan, maging hawa. Sa panglima po nating halaman ay ang mga palmera no. Ang mga palmera po ay tinaguri ang natural humidifier no. At kapag ito po pinasok nyo sa loob ng bahay, mas makakatulong po yan ano, na mapalamig po yung inyong paligid. Dahil po sa mas maraming leaves na meron siya, at yan, mas makapal po yan, mas makakatulong sa inyo no. Pansinin nyo rin po, minsan pagpagabi makikita nyo po medyo basa po yung inyong palmera, lalo na kapag nabiligan nyo po ng maghapon, eh yan po, nakakatulong po yan ano, na mapalamig po yung paligid natin. Kaya po itong palmera, yan po yung itsura niya no. And bukod po dyan, yung kanyang pagiging dark green na kulay ano, ay malamig sa mata no. Sa pang-anim nating halaman ay ang spider plants no. Pansinin niyo po yung ating spider plants, may mga ganito po siya oh, yung mga anak-anak ano. So sa pamagitan po niyan, mas marami pong spider plant, eh mas malamig po ano yung ating kapaligiran. Bukod sa nag-absorb po ito ng LED no, at naglilinis ng mga toxin sa hangin, eh yan po, maganda rin po ang spider plant. Dahil mas maraming dahon nga po, mas mataas yung transpirational rate. At yung mga little babies niya po, yan, nakakatulong din po ano, sa ating paligid para mapalamig ano. Mayroon nga pong ilang test no, na ginawa sa spider plants
na malaki talaga yung diferensya ng paglalagay ng spider plants dun sa mga tahanan na wala pong spider plants, ano, mas lumalamig po at mas maginhawa yung pakiramdam. And kung bet nyo po yung ganito po, ano, na hanging plants naman para sa inyong bahay para maka-add po siya ng lamig, ito pong mga spider plants. Sa pampito naman nating halaman ay ang mga jade plant, ano. Kung mapapansin nyo po, kapag nakita nyo po yung dako ng jade plants na mabibilog at malilintog na yan, ang laman po niyan talaga is water, ano. Dahil nga po, ang jade plant ay nagre-retain ng water sa mga leaves nila, ganun din po, ano, yung transpiration na binibigay niya, ano, na ilalabas niya po yung excessive na tubig sa hangin, ano, na papanatili niya po yung temperature natin na mag-degrees down, ano. At kapag ganyan po yung nangyari, mas makakakilos tayo ng komportable, no? Hindi tayo maalinsanganan at yan, mas malamig yung paligid. Sa pang-walo naman nating halaman, kung mapansin nyo po na meron kayo, kasi ito minsan tumutubo lang kung saan-saan, ano, itong mga fern natin, ano. Yan po, maganda po yan na meron kayo yan, ano, sa inyong bahay para mapalamig po, no. At kung may kakita po kayo ng ganito sa paligid-ligid nyo, ikuhanin nyo po, ano, at itanim nyo po sa isang pot. Pwede nyo pong i-display sa inyong bahay. Makakadagdag po yan ng lamig, ano. At yan, mababawasan yung alinsangan. Ganyan po yung mga itsura ng ating mga fern, no. At yan, Boston fern yung tawag namin dito. So this one is another plant na makakapag humidify ng air. At syempre maganda rin po na merong touch of green yung inyong bahay, ano. Pansinin niyo po yung mga green plants na pinapakita natin, sila po yung nagbibigay ng mas malamig na pakiramdam, ano, at ambience sa ating bahay. Sa pang-siyam nating halaman, yung iba po, nakakita ba kayo ng ganito? Yung mga makukulay na dahon ng ating mga Chinese evergreen. Yan po, maganda rin po na mag-display kayo ng mga Chinese evergreen o din tinatawag nating aglonema, ano. Sila po ay mga great plants sa pagre-release ng moisture, ano. At bukod po sa kakaibang ganda na naibibigay nila, parang meron kayong electric fan na tinatawag, ano. Dahil po nakakapag-release din po ito ng mga maraming moisture, ano. At nakakapagpagaan din ang pakiramdam, no. Kapag halimbawang magdi-display kayo, no. Minsan po pwedeng ilagay sila sa living room or sa mga room malapit sa bintana para po na-freshen up yung ating paligid at yung ating hangin. Sa huling-huli nating halaman ay ang peace lily po, no. Sinasabing ang peace lily po ay merong higher amount of oxygen and moisture na kapag nag-transpire po sa ating hangin o sa ating bahay ay talagang makakapagbigay sa atin ng malamig na pakiramdam, ano. So yan po, isa sa mga halaman na magaganda, no. Pansinin nyo rin po yung mga peace lily nyo, no. Kapag halimbawang yung dako nila talagang namamasama sa, yan po, naglalabas po sila ng moist, no, at ng malamig na hangin. Bukod po dyan, syempre, plus factor yung bulaklak niyang puti na talaga namang kaakit-akit, ano, kapag halimbawang i-display natin. So, yan po yung peace lily na isa po dun sa mga top plants na makakapag-cool ng ating kapaligiran. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog for today at nalaman nyo na po yung mga halaman na maaaring makatulong sa atin na mapalamig po yung paligid, ano. And I hope sana matulungan kayo nyan, even po yung mga kilala nyo na namumroblema at dumadaing na sobrang init, pa-share nyo po sa kanila itong ating video, no. Nang sa gayon po, kahit papano, maibsan po yung init na nararamdaman nila ngayong mga panahong ito. Ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads at sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, ano, at I hope natulungan ko kayo, no, ngayong araw na to at napanood nyo itong video na to, no. Ito po si Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!